ang pagsasaka ay pwedeng magpayaman. Paano nga ba yumaman sa pagsasaka? Maraming pwedeng gawin para tayo yumaman sa ating sakahan. Kung nasa bukid tayo ay pwede tayong maglagay ng sari-sari store doon sa ating bahay habang tayo ay nag-alaga ng iba't ibang hayop at nagtatanim ng iba't ibang mga halaman. Marami na ngayon ang yumayaman dahil sa pagtatanim, sa pag-alaga ng livestock, sa mga sakahan. Kailangan lang natin ang dagdag na diskarte para maabot natin yung ating mga pangarap. Isa sa diskarte na kailangan natin ay dapat may tiyaga. Huwag tayong mainip at huwag natin ibenta agad yung mga alaga natin lahat. So kailangan yung mga investment natin ay palaguin natin. Huwag nating isipin na kailangan agad-agad nandyan na at huwag nating i-harvest yung mga livestocks natin ng agad-agad dahil nainip na tayo. Dahil kailangan ng mahabang panahon ang investment. Sa pag-i-invest ng mga hayop ay kailangan may tiyaga tayo, marunong tayong maghintay ng tamang panahon para mag-harvest ng ating mga alaga o magbenta ng mga hayop. Kumbaga pag nag-start pa lang tayo ay kailangan iikot natin to, padamihin natin yung mga babaeng kambing, halimbawa kung sa kambing, huwag nating ibenta, paramihin natin. At mag-upgrade tayo na mag-upgrade dun sa mga kambing natin hanggang sa makuha natin yung magandang klase na kambing. Magsimula lang tayo sa native, sa maliit lang na puhunan. Huwag nating biglain na talagang bibili na tayo ng mga hybrid dahil mahal po yung mga hybrid na kambing. So magsimula tayo dun sa konti. At magantay tayo ng mahabang panahon. Halimbawa, mag-set tayo ng hanggang 5 years. So, titingnan natin na hanggang 5 years ng pag-alaga natin ng kambing, kung umunlad na to, kailangan po ng mahabang panahon para maging isang successful na isang magsasaka o isang businessman. Hindi lang po sa pagkakambing, example natin, halimbawa yung mga nasa syudad, yung mga nagpapagawa ng mga apartments, hindi rin nila nakukuha agad-agad yung kanilang ROI, yung kanilang return of investment. Yung kanilang nagastos. Dahil nagpapatayo sila, gumastos sila ng milyon. Pero yung milyon na yon makukuha lang nila yon after ilang years pa. Minsan umabot ng 10 years, 15 years bago nila makuha yung ROI. After 10 years, 15 years, kita na yung papasok sa kanila. Pero meron pa rin kukunin na part doon para naman sa maintenance. Parang ganun lang yung farming. Kung ganun tayo, katyaga, magantay tayo ng matagal para lumago muna yung ating mga alaga, so malaki ang chance na umulad tayo at maging isang ganap na negosyo yung ating pagsasaka, yung ating pag-alaga ng mga hayop. Dahil doon, kung halimbawa maraming-marami na ang iyong alaga, meron ka ng alagang kambing na umabot na ng 200. So estimated lang yon, hindi exactly na ganun talagang abutin. Pero after 5 years mo pag-alaga, malaki ang chance na talagang maabot mo yon. Kung 200 na inahin ang kambing na meron ka, so kaya mo na mag-supply lagi ng kambing sa market. So kikita ka na lagi, kikita ka na araw-araw sa pagbebenta mo ng kambing. At hindi pa naubos yung kambing mo kasi marami kang inahing kambing. Meron kang 200 na kambing, nagbebenta ka na lang ng pangkatay, yung mga babaeng kambing, papalakihin mo. Oh, example lang yan. Kahit 200 na yung kambing mo, madadagdagan pa rin ng madadagdagan yon dahil pwede mong ibenta doon yung mga lalaking kambing lang. So, buhay na buhay ka na. So, yun ang isa sa example natin, yung pagkakambing. So, maging pag-alaga ng baboy, malaki rin ang kita. Lalo na kung native na baboy at nagtatanim lang tayo ng mga pangkain doon sa ating mga baboy. Tulad ng gabi, kamote, at marami pang iba na pwede natin itanim lang. Para hindi na natin kailangan gumastos ng malaking halaga doon sa pag-aalaga natin ng babuyan. Hindi na natin kailangan pang maglabas ng malaking pera para lang magkaroon ng business. So maraming business ang hindi mo na kailangan maglabas ng malaking pera, lalo na sa bukid. Kaya sa ating mga bukid, paunla rin natin yung ating paghahayupan, pag-aalaga natin ng hayop, pagsasaka natin. Habang tayo nag-aalaga ng hayop, magtanim tayo ng mga root crops, mga gulay, para pag may manabenta tayo, yun naman yung pang-support natin para dun sa pang-araw-araw natin. Pwede rin tayong gumuha ng part dun para maging savings natin. Tapos, kumuha rin tayo ng part na para panggastos natin, pang-araw-araw natin. So, ganun kaganda ang farming. So, bukod dun, kung meron tayong palayan
So, pwede tayo magtanim ng palay. At kung may space na tubigan, pwede tayo mag-alaga ng isda. So, marami tayong gawin. O kaya, mag-alaga tayo ng pato. Kung meron tayong mga space ang pato, pwede pakainin natin ng mga root crops din, ng kuhol. Kung may space tayo, mag-alaga tayo ng kuhol. Lambatin lang natin ng screen para hindi tayo makasira doon sa ibang mga pananim ng mga kapitbahay natin, para kung tumaas ang tubig, hindi lalabas yung mga kuhol. So yun yung isa sa tingin kong magandang pwedeng gawin. Pati itong manukan ay pwede rin natin gawin, pag-alaga ng mga manok para dumami. At kung marami na, ay meron na rin tayong pangbentang manok. At ang manok ay pwede rin natin gawing pangkonsumo, pangulam. So maraming pwedeng gawin sa manok habang tayo'y nag-alaga ng iba pang mga hayop, pagtatanim ng mga halaman. So, meron tayong ibang source of food. So ang manok pwede natin gawing yun, pang-consume natin o kaya paramihin natin para ibenta. So ganun din sa manok, pwedeng dumami at pwede tayong kumita at pwede tayong mabuhay sa pag-alaga ng. So marami pang ibang pwedeng gawin sa farming, hindi lang dito. Kaya marami tayong pwede pang i-explore na pwede nating gawin sa ating bukid. Kaya pag nasa bukid ka ngayon, pag galing ka sa bukid, pag nasa bukid ang pamilya mo, pag taga bukid ang parents mo, talagang maging proud na proud ka, dahil maraming pwedeng gawin sa bukid. Hindi lang maging proud, simulan mo na. Kung passion mo yung mga farming, yung ganung pag-alaga, start it na para umunlad din ang ating buhay sa kinabukasan. Naulit natin, hindi kailangan agad-agad darating in time na lumaki ang ating mga investment, umunlad, at doon na natin kuhanin yung part naman natin. Marami na rin ang naging milyonaryo sa farming, kaya huwag tayong pahuhuli, gawin na natin yung investment na para sa atin. Sa farming, kung may stress man pero maliit na part lang, unlike sa nagtrabaho ka sa mga kumpanya, sa mga korporasyon, talagang stress ka araw-araw. Sa farming, kung passion mo ang farming, talagang stress-free ang inyong pag-alaga, paghahayupan, o pagtatanim ng mga gulay. Kaya sa farming, stress-free na kumikita ka ba. Basta kailangan lang nating baguhin yung mindset natin na pag nag-invest tayo, maghihintay tayo ng napakatagal na panahon. Tulad ng investment na meron sa syudad, mga investment na ginagawa ng mga businessman. So kailangan maghintay ng matagal para umunlad o mahinog yung ating mga investments bago tayo mag-harvest. So ganun sa farming. Ito ang goal natin, paunlarin natin ang ating buhay sa farming. Maging masaya ka kung ikaw ay isang farmer, kasi may chance ka na umunlad ang iyong buhay. Maging proud ka na isa kang farmer, dahil may chance na naguminhawa ang ating buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong support. Yun lang po. Sa mga bago lang dito sa ating channel, please like, click, subscribe, and click the bell button para maging updated kayo dun sa mga bago pa nating i-upload. Maraming salamat po.